What's up guys, Jared here, and today pag-uusapan natin kung worth it pa nga ba bumili ng electric drums na tinatawag na Alesis Nitro Mesh Kit. Let's check it out. So ito yung Nitro Mesh Kit from Alesis. I apologize kung medyo magulo kasi galit siya sa kabilang bahay wherein doon kami nag-live. Yung isang bahay sessions, you should check it out sa Facebook and YouTube. Search nyo lang yung Kingdom Amplified Music. So yeah, pretty much it. Ito ang aking desk. I think mag-cover din ako ng ibang video related to stuff that I'm using work and business related. But anyway, hindi yun yung topic ko ngayon. Like I said before, itong Nitro Mesh Kit, I bought it sa JB Music last December. May mga few clients like full band recording, naghahanap sila ng full band recording, and hindi ako makaresist sa mga tao na yun dahil some of them are personal friends, family friends na. So aside from that, gusto kong bumalik sa paggagawa ng mga sariling kanta, and essential sa akin yung pagkakaroon ng sariling electric drums. So the original idea was to bought acoustic drums, pero dahil sa sobrang liit ng room, at pangalawa, mahirapan ako mag-set up ng mic. Alam mo yun, mas expensive siya compare sa pagbili ng electric drums. So, isang factor yun na kinonsider ka rin naman. This drum set ay merong 4-piece, tapos meron siyang 3 cymbals, isang hi-hat, isang crash, at isang ride. So, pero pwede mo rin siyang i-modify. So, may mga, ito yung mga legs niya. Ito rin yung para sa hi-hat, at andito naman yung para sa kick drums niya, or bass drum na tinatawag. So, so far, ito yung isa sa pinaka solid na nagamit kong pedal from Alesis. Kaya sulit na sulit ito, parang ang bibay niya talaga. Built to last, pwede mo rin siyang gamitin sa acoustic drums, pero I think mas okay siya dito. Kasi design siya para dito sa bass drum na tinatawag. Ito dito yung kick, kumbaga. I do not know kung pwedeng incorporate ito or lagyan ng double pads. May mga nag-modify or iba bumibili ng ibang kick drums. I think yung pinaka-recommended sa community is yung Roland. I'm not sure yung specific kick drums, pero sabi nila yung Roland medyo malaki daw yung space niya at kasha yung dalawang pedal. So who knows kung gusto ko i-try yun. So ito yung pinaka-isang boring part ng pagsiset up or owning a electric drums, yung pagsiset up kung ginagamit mo siya in different places, pero sa tingin ko portable pa rin siya comparing owning or bringing acoustic drums. Mas madali siya na konti, pero ito kasi plug and play na lang siya technically. So let's see how it goes. So munti ko nang makalimutan, itong electric drums na ito ay mesh kit na siya. So meaning meron kasing mga electric drums na rubber pad yung yung pinapaluan. So ito mesh kit na siya or mesh pads na siya, para siyang ni-resemble siya sa sa kulambo. So paano siya naging mas advantage or mas maganda kaysa sa rubber? Pwede mo kasi siyang itono or higpitan or luwagan yung pinaka mesh kit niya. Depende sa feel ng pagdo-drums mo, like yung acoustic drums, di ba, pinipiit natin yung mga drum heads. So meron din siyang ganoon dito, ayan. So ito yung ginagamit. It comes with the yung pang-pihit. Ayan. So pwede mo siyang higpitan or luwagan kung ano yung preference mo. Pero as the time goes by na lagi mong ginagamit, kailangan mo talaga siyang higpitan kasi lumuluwag siya. Hindi ko lang alam kung ano yung lifespan ng ganitong klaseng mesh pad na tinatawag. Pero sa akin mas better siya compared sa rubber pads. Also, sa pag-assemble ng mga legs, kailangan mo ng Allen wrench. I'm not really sure kung ano yung pinaka-exact term or yung sukat nito, pero it comes with the kit na rin kapag bumili ka mismo. So, yan. Tapos ko nang i-assemble yung pinaka main frame ng drums. So medyo mabusisi lang siya, or kailangan mo ng patience kapag gagawin mo to. Pero pagkatapos nito, lalagyan na natin yung mga kit, yung mga piece niya dito.
yung cymbals, yung toms, yung snare, lahat ng sali rito. So ngayon, i-install ko naman or ilalagay ko naman yung mga cymbals kasama yung mga kanilang mga poste or yung tower nila. So almost complete na yung ating setup. Ang kailangan na lang ilagay yung itong kick drums at yung pang itong hi-hat pedal. So nakapesto siya dyan. Lagyan na natin pala. Pesto ko na siya dyan. Yan. Yan ang kabuang or semi-final niya kasi meron pa tayong pinaka-final na ilalagay, which is yung drum. Nitro drum module niya. So dito lumalabas lahat ng tunog or dito nagagaling yung lahat ng tunog. May mga around 40 to 100 ano yata to drum modules, I'm not really sure. Pero ilan lang ginagamit ko dito kapag gusto kong mag-jam lang or gamitin siya sa iba-ibang kind of projects na with tinatrabaho ko. So dito nagagaling yung tunog. So itong mga wirings na ito, kailangan ko siyang itabit dun sa mga each drum pads para mag-take niya yung pinakatunog. Para pag pinalo ko siya ng drumstick, mag-register siya dito na merong kumapalo sa pinaka-drum pads na yun. And meron siyang features ng USB, may mga mono or right output siya. Pero meron din siyang additional instruments or drum pads na gusto mong na pwede mo ilagay tulad ng Crash 2 and yung Tom 4. So wala pa kasi ako mahanap na reliable source kung saan ako pwedeng magdagdag or bumili ng mga additional parts kasi nga gusto ko ma-maximize yung paggamit na itong drum kit na ito. So kabit na natin. Ang bagong missing na bata. Lexus and my son. Set up natin drums. So this is my son, John Lexus. May set up natin drums, Lexus, para may sirain ka. Or gamitin. Hello ko sa camera. Hello. 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 Hi. Sige na, tangay mami. So ito na yung ating final output ng ating drum set, Lexus Nitro Mesh Kit. So ang kailangan ko na lang is umupo, itatry ko kung ano yung dapat pang i-adjust in terms of sa layo o lapit ng mga drum pads, kung gaano kataas yung mga cymbals and yung hi-hat, something like that. So according dun sa preference kong mga positioning and distance. Ngayon, nakabukas na siya at nakakonect siya sa phones or earphones papunta rin sa aking mga Samsung speakers. So, pakinggan natin kung ano yung tunog niya. Meron akong mga minodify na parts ng drums na ito kasi meron siyang feature wherein pwede mong palitan yung specific sound ng one drum piece to another. So for example, itong isang tom dito,
Originally, kapag when you bought it out of or and use it out of the box, TOMS talaga lahat yan. Or yung ibang modules dyan ay yung typical module design niya mismo. Pero dahil kulang nakukulangan ako sa cymbals, kasi ito yung pinaka-crash. Kalasan ko lang. Ito yung crash. Ito yung, originally, ito yung ride na tinatawag. Pero pinalitan ko siya ng panibagong or ibang sound wherein cymbals din siya. Pero ito ay more on splash naman siya or China minsan mag-trip kong palitan. So, minotify ko siya. Ito, naging ano siya, ride. So, technically, 3-piece na lang yung pinapalo ko talaga. So, ganun din sa pedal, pwede mo siyang i-modify the way you want it. May mga few tweaks na pwede kang i-apply dito kung depende sa preference mo or yung genre na tinutugtog mo. So, tulad ng sabi ko, yung kagandahan ng mesh kit, yung feel niya when you're playing this, yung rudiments mo, yung kung paano mo siya pinapalo, yung ghost notes na kukuha rin siya rito, yung kagandahan kapag mesh kit yung gamit mo. Pero hindi ko lang kasi ma-justify kung yung mga rubber pads ay may ganong feel din. Pero sabi nila, kaya nga na-invento yung mesh pad kasi mas better yung playability nito compared dun sa rubber pads. So, yung mga parts na or mga features na pwede mong i-modify sa drums na to. So before we go, gusto ko lang magbigay ng feedback ko with this drum kit, Alesis Nitro Mesh Kit. And disclaimer muna, hindi po ako affiliated or sponsored by this company. But natingin ko, isang magandang content ito na ibigay sa mga gusto mag-start up ng kanilang home recording studio or semi-pro recording studio. So ang tanong natin, sulit nga ba ang pagbili at paggamit ng Alesis Nitro Mesh Kit? Para sa akin, 100% yes. Dahil unang-una yung price point niya, hindi siya masyadong mabigat sa bulsa. So, nasa mid-range pricing lang siya compare mo rin sa other brands na with the same specs pero mas mahal yung pricing dahil siguro sa brand name or established, mas more established na sila. So, pangalawa, yung durability niya, yung physical abilities nito, kayang-kaya niyang ay pagsabayan kapag hatawang drums talaga or yung pinaka-soft. So, flexible siya kumbaga. Pangatlo, yung mobility niya, napakadaling i-set up, madaling patunugin, plug and play lang siya kumbaga. So yun yung mga tatlong bagay na nagustuhan ko sa drum set na ito. Tulad ng sabi ko, sulit na sulit ito kung gusto nyong mag-set up ng sarili nyong home recording studio or semi-pro recording studio. So kung gusto nyo naman i-upgrade yung mga sounding effects nito or yung pinaka-drum module nito, pwede nyong isaksak yung drum set na ito using your USB connector papunta sa computer nyo, and you will just need to buy or purchase yung mga drums, DST plugins na tinatawag. So maraming nasa market ngayon na nag-offer nito, at sa tingin ko yung pinaka paborito ko siguro gamitin sa lahat is yung Easy Drummer, kasi binibigay niya yung talagang tunog na hinahanap ko sa drums. So preference nyo kung ano yung gusto nyo, and I think I will cover that up in my next video kung ano yung mga pwede nating consider para mas mapaganda pa yung modification at kung paano natin siya gagamitin sa mga live or cover song or your own compositions sa DAW. So kung nagustuhan mo tong video na to, please like, subscribe, and comment mo lang kung ano yung mga tanong mo. Feel free to ask anything related to recording stuff, and I will try to get back to you as soon as possible. Maraming salamat sa panonood, and have a great day.